Ika-isa ng Marso, Biyernes, sa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nagpunta si Jesus sa probinsya ng Judea sa kabilang ibayo ng Ilog Jordan at napakaraming tao naman ang nagdatingan. At muli niya silang tinuruan gaya ng dati. At lumapit ang ilang pariseo na gusto siyang subukan at tinanong nila siya, "Pinahihintulutan bang diborsyuhin ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan?" Itinanong naman niya, "Ano ang iniutos ni Moises?" At sinabi nila, "Ipinahintulot ni Moises na paalisin ang babae pagkabigay sa kanya ng kasulatan ng diborsyo." Sinabi naman ni Jesus sa kanila, "Alam ni Moises na matigas ang inyong puso, kaya sinulat niya ang kautosang ito. Ngunit sa simula'y ginawa sila ng may kapal na lalaki at babae. At dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magiging iisang katawan ang dalawa. Kung gayoy, hindi na sila dalawa, kundi iisang katawan lamang. Kaya huwag paghiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos." Nang nasa bahay na sila, tinanong siyang muli ng mga alagad at sinabi niya sa kanila, "Kung may lalaking magpaalis sa kanyang asawa at saka magpakasal sa iba, nakiapid siya. At kung ang babae naman ang magpaalis sa lalaki at magpakasal sa iba, nakikiapid din siya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pinahihintulutan bang diborsihin ng lalaki ang kanyang asawa? May mga bagay na maaaring legal, pero hindi naman moral. Legal ang diborsyo para sa mga Hudyo kasi itinakda naman iyon sa batas o utos ni Moises. Pero malinaw na may mas mataas na pamantayan o batas na dapat sundin, ang kalooban ng Diyos. Hindi maaaring paghiwalayin ng sino mang tao ang pinagsama ng Diyos sa makatuwid immoral o makasalanan ng pagsuway sa kalooban ng Diyos kahit na sabihing legal pa ito. Pero kung pagbabatayan ang sinasabi ni Jesus sa talatang 11 at 12, hindi kasama sa Ebanghelyo ngayon, sa bandang huli, lalabas na hindi lang immoral ang diborsyo kundi illegal na rin ito. Kaya nga, para kay Jesus, nangangalunya ang sinumang diborsyado na magpapakasal uli sa iba. Pagsasagawa, hindi maaaring baluktutin o hulmahin ang plano o batas ng Diyos para umakma sa kagustuhan natin. Hindi ang Diyos ang susunod sa itinatakda natin. Tayo ang dapat sumunod sa itinatakda ng Diyos na para din naman sa ating kabutihan.